Usapang santol naman tayo. Ano sa English ang santol? Santol, we're brother. Tama ba ako? Santol. Magbigay ng putahe na pwedeng gamitan ng santol. Sinigang. Pwedeng sa kinamitan siya na isda. Pero online ang santol. Naging katakam-takam ng gawing ginataan. Ang leading man na si Richard Gomez na tinitilian ng karamihan, may sarili ng bersyon ng luto sa santol. We are going to cook sinantolan. Sarap. Yep, no need ng matakam sa mga video online. Ang mag-asawang Ethel at Alejona Rao ang bahala sa ginataang santol cravings ninyo. Ang simpleng paghahanap ni Ethel ng santol noon, naging daan para makaisip silang mag-asawa ng negosyo. Nung itatapon ko na yung balat, nang hinayang ako, parang ang sarap gawin ng sinantol, pero never pa ako nagluto ng sinantol. Ginawa ko, tumawag ako sa tita ko na sa Pulillo Island and sa nanay ko na sila yung nagluluto talaga ng sinantol. Tinuruan nila ako, nag-try ako, niluto ko yung 3 kilong balat lang. Sinubukan ni Ethel gumawa ng sarili niyang timpla. Pinatikim ko sa mga pinsan ko kasama ko sa bahay. Nung MACQ na, pwede nang pumasok, nagdala ko ng ilang peraso ng tub sa office. Nasarapan sila. So, nag-joke-joke lang din ako na magbenta kaya ako. Ang 1 kilo nun ata, 50 pesos. So, nagluto ako ng 3 kilo. Parang gustong-gusto ko lang talaga na nako-compliment na masarap ako magluto, ganon. Walang pag-atubli ang sinantol, napatikiman lang sana, naging instant sideline ng mag-asawa. So, nag-start na ako, nag-alok-alok. Ayun na. Nung time na yun, since ako yung isang freelance programmer ko, marami ang oras para tulungan din yung asawa ko sa naisip niyang negosyo. Natuwa ako kasi parang nakabuka kami ng isang maliit na negosyo. So, lahat ng nalalaman ko sa IT, ginamit ko para supportan yung asawa ko. Pati yung pagmamarketing sa social media, ako na rin naghahandle. Para masabay sa kanilang araw-araw na trabaho, pre-order ang naging diskarte nila. 300 lang talaga yung kapital ko noon. Ang 1 kilo, 50 that time. So, 3 kilo, 150. Tapos gata, saka yung mga konti-konting mga ingredients. So, mga 300. So, magagawa mo noon is parang 15 to 20 nga. Yun pa lang, every Saturday ang aking luto. Tapos yun, i-deliver ko siya ng Sabado or by Monday para sa mga ka-office or sa online. Hanggang sa weekly, dumadami na siya. Sa version ni Ethel ng sinantol, pakukuluan lang ang purong gata. Sasamahan ito ng bawang, asukal, paminta, tanglad, siling haba at ang kinayod na santol. Meron kaming kinukunan sa Laguna na talagang kayod na. Kaya na namin ma-estimate kung good for 1 year yung stock namin. Meron kaming stock room sa Quezon City. Buro at fermented na siya na santol para hindi po siya nasira agad. Kailangan namin siyang lutuin ng matagal para yung gata is maging oil at yung oil na is makakatulong siya para mapatagal ang shelf life ng isang produkto. Pakukuluan lamang ito hanggang sa magmantika ang sabaw. Palalamigin at saka ito ibobote. Happy na ako nung by the time 50. Swerte na kung makaabot ako ng 50. Kasabay ng pagdami ng demand, unti-unti na rin daw gumulong ang hirap sa pagninegosyo. Kaya ang mag-asawang Ethel at Aljon, tumigil sa pagbebenta ng kanilang sinantol. Pansamantalang nahinto, hindi tuluyang isinantabi ng mag-asawa ang munting negosyong kanilang nasimulan. Focus kami sa goal na makatulong sa mga nakakailangan din, and since nangungupahan kami, magkaroon din ng sariling bahay. Sayo din ng buhay. Kumbaga, hindi rin sapat na may kanya-kanya kami trabaho. Kailangan magdagdag ng pagkakitaan talaga. Lalo na kung nangarap ka na mataas, siyempre, mas dadoble mo rin yung kayod mo. Ang kanilang sinantol muling gumulong online. Para mas maging epektibo sa kanilang negosyo, mas naging matalino sila sa paghahati ng kanilang oras.
lagi kami nagpapa-order hanggang Sunday, straight yun, 7 days. Ngayon, naglaan na kami ng talagang day off ng Sunday. Tapos pag Monday, Tuesday, medyo ano lang, konting ano lang, work lang or production. Na-importante pa rin talaga na magpahinga. Halimbawa, yung pagpapalengke or yung pagkukuha ng mga supply, lahat in-order na lang namin sa online. Ang dating palimalimang tub lang noon, daan-daang bote na ang nagagawa ngayon. Simula nung 30 tubs, ngayon kailangan na mag-produce ng mga 500 to 600 tubs per week na po. Okay, dahil panahon ng Santol, dapat meron tayong alam na lutuin gamit ang Santol. Meron papakita sa inyo. Kumuha muna tayong Santol. Dahil kaliwat kanan na ang versyon ng ginataang Santol, magpapahuli ba ang mga gaya kong taga Cavite? Tada! Ang hipon! Mas marami pa hipon sa Santol. Sinan ko lang magastos. Presenting ang sinantulang magastos alasusan. Maliba sa putahing nakakagana sa hapag ng kanilang pamilya, naging malaking bagay kay Ethel at Alay John na makabuo sila ng negosyo. Nakatulong siya sa pagpapagawa namin ng bahay din po. Sa isang buwan, kumikita na talaga kami ng 100 plus. Siguro 90 to 100k a month. Net na yun. 170 naman ang isang bote ng kanilang Santol. Ang diskarte raw para sa tuloy-tuloy na gulong ng negosyo? Kahit kumikita na tayo siguro sa sinasabi nating sa day job, hindi lang natatapos doon. So, kung meron pa tayo nakikitang opportunity outside work, outside day job, i-grab natin. Kasi madami pa tayong matutuklasan sa sarili natin. Pag malaki ang support system mo kahit mag-asawa o kapatid mo o pamilya mo, yun, magtatagumpay kayo. Dahil pabonggahan ng labanan sa negosyo ngayon, tinodo ni Norris ang aesthetic ng kanyang resto at maging ang mga pagkain, big serving, kaya naman ang kanyang diner, dinarayo. Simpleng pansit na lagi masarap, yan daw ang naging bentahin ng produkto ni Caroline, kaya naman nakilala, pinipilahan at naging susi sa kanyang mga pangarap. Nagtatrabaho na at nagnenegosyo pa. Time management daw ang naging solusyon ni na Ethel at Ali John para maging successful sa trabaho at negosyo.